Well, well, well! Hello mga Bebshi! For today's mini vlog na pala mga Bebshi, ay busy ako ngayon. Dahil nga rin naubos na ang aming inununang pidlayan, ay kailangan ko nang hugasan itong malaking kaldero namin. Hindi kasi pwede mga Bebshi na hindi ito mahugasan at hayaan na lang ng mga ilang araw. Dahil nga naman acidic ang suka na pinaglutuan ng inunun, kaya pwedeng mabutas itong kaldero. Kaya naman ay for the hugas talagang amore nyo, ay uyi. Pagkabandang hapon naman mga Bebshi, ay pumunta kami ng Villanueva dahil bibili kami ng sapatos ng sister-in-law ko. Sasamahan nga pala namin siya dito sa Uka ay mamili ng school shoes dahil wala talaga siyang school shoes. Nasa first year college na nga itong sister-in-law ko. Initiis nga lang niyang suotin yung school shoes na kapatid niya kahit na maliit. Kaawa naman kasi kaya bibilhan namin siya. Mas prefer nga kami dito sa Uka ay mamili ng school shoes mga beb. Dahil nga naman meron talagang school shoes na matibay dito. Bili na nga kami mga Bebshi. Kinaumaga naman mga Bebshi. Nagdala ang mother-in-law ko nitong kayutkot. Ano bang tawag sa inyo nito mga beb? Seasonal nga siguro ang paglabas nila nito. At siguro ngayong buwan na to ay lumalabas sila. Meron kasi nagbigay kay mama nito kaya dinala niya dito para dito na namin lutuin. At just talaga, ang cute talaga ng bibinik namin. Dito na nga kami sa kusina mga Bebshi at hinugasan na nga namin itong kayutkot. Buhay pa nga ito mga Bebshi kaya medyo careful nga lang sa paghugas nito. At dahil nga naman minsan lang itong lumalabas kaya naman ay nakakamiss talaga ang sarap nito. Hinugasan na nga namin ito ng maayos tapos naman nag-isa na kami ng bawang at sibuyas. Naglagay na din ako dito ng luya. Pagkatapos ay mekos-mekos ko lang to mga Bebshi hanggang sa maluto itong ricados. Naglagay na nga din ako ng sili para naman maanghang-anghang. Sunod ko na ding nilagay itong kayutkot mga Bebshi at buhay pa nga sila, kaawa naman talaga, char. Ito talaga ang gusto naming luto mga Bebshi, yung iba hindi na nila ito ginigisa pa. Diretsong pakukuluan lang tapos isaw-saw lang sa suka. Perfect na. So imekos-mekos ko lang to mga Bebshi hanggang sa mawala na sila ng buhay ay uyi. Tinakpan ko na nga siya mga Bebshi para naman magrisiko at titimplahan ko na din siya. Nako mga Bebshi, kung naamoy nyo lang talaga, ang bango-bango talaga. Amoy ulam talaga siya mga Bebshi. Ang kaiba din kasi dito mga Bebshi ay makakain mo talaga pati ang shell niya. Ito na nga at titimplahan ko na siya mga Bebshi ng suka. Sunod naman ay pampalasa na nilalagay namin tapos itong asin. Yan lang naman ang ititimpla natin mga Bebshi at goods na to. Pakukuluan ko lang siya ng mga ilang minuto tapos ayan na nga mga Bebshi, lutong-luto na itong kayutkot namin. Ayan na nga mga Bebshi, titikman ko na nga itong kayutkot na niluto namin. So pinili ko itong medyo malaki, tinanggal ko lang yung mga tangkay niya, ayun. Pagkatapos naman ay hatiin ko siya at grabe mga Bebshi, ang taba-taba niya. Perfect talaga itong isaw-saw sa maanghang na suka, kaya naman, ayan na, sinaw-saw ko na din. Hindi ko na nga kinain ang shell nito dahil nga medyo malaki na din to. Pero pag maliit mga Bebshi ay pwede mo talagang kainin yung shell niya. At grabe naman talaga ang sarap-sarap dito mga Bebs. Malalaman mo talaga na mataba siya dahil tingnan nyo naman ang aligin niya. Kumakain din ba kayo nito mga Bebshi? Sa susunod naman kung meron kaming time ay ipapakita ko sa inyo kung paano nila ito kukunin. Kung ano lang talaga ang ginagawa nila para makakuha sila ng kayutkot na ganito. Grabe naman talaga ang kain ko nito mga Bebshi. Kumain ka na, huwag ka na magdodobo dyan. Sige na, tulog lang ako dyan. Dali na. Sarap ng kain namin ito mga Bebshi. At please don't forget to follow, like, and share. Saranghae! See you to my next video! Bye!